Walang katulad. Iba sa iba. San ka pa? Tuto. Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. At ito po. Ito yata ang kauna-unahang election-related violence na itala sa Nueva Ecija noong Biyernes po ito, Sabado. Isa pong tumatakbong konsehal, patay. Pinagbabaril sa harap ng kanyang bahay. Kausap niya lang kanyang mga kababayan, pinagbabaril na nakamotor, ha? Kawawa naman, Sus Marisip. Ang nangyari po ay sa San Antonio, Nueva Ecija. Diyos ko po. Ang biktima ay si Jose Alan Hoson, 42 anyos. Diyos ko po. Ito na ho yata ang kauna-unahang election-related. Napakaaga pa. Mayo, October, November, December, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. 7 months pa. Diyos ko po. Ayan ho, hingi tayo ng update, bayan. Yung pinatay naman na konsehal, Diyos ko po. Ha? Kabago-bago pa lamang ay naku po, kakatatapos lang ng pagpaparehistro. Sus, Panginoon ko. Hindi pa halos nag-uumpisa ang kampanya. Ito na. Ito yata po ang recorded, ang kauna-unahang recorded na election-related violence. Eh, konsehal siya, tumatakbo eh. Pinagbabaril sa harap ng bahay niya. Eh, nung dahilan. Oh. Oh, Jesus, Mario Sep. Iyon ang masaklap po dito. Eh, tututukan din ho natin. Ating humakibalita ho tayo din dito sa mga otoridad. Ito na nga ho yung sinasabi natin. Ito po yung mga krimen, ha? Na kailangan ho natin tulungan ang gobyerno. Eh, kailangan ho natin yung mga batas ho natin kasi parang alang kapangil-pangil na hindi na kinakatakutan. Meron ka nga mga batas na pag ikay pumatay, ikay makukulong habang buhay. Etcetera. Oh, ano nangyayari? Makulong nga, pero pag nag-areglo na, naareglo si judge. Ayun, nakakalaya na. Kaya nga, dapat yung batas natin, lagyan ng pangil. Kung hindi, death penalty ang solusyon dyan. Ay, makibalita naman tayo dito naman sa nangyaring pagpatay sa isang tumatakbong o tatakbong konsehal dyan sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Ang biktima po ay nakilalang si Jose Hoson, 42 years old. Nasa linya, ito si Major din. Police Chief Inspector Marlon Cudal, ang hepe ng San Antonio, Nueva Ecija, PNP. Magandang umaga, Chief Inspector Marlon Cudal o Major Cudal, good morning. Magandang umaga po, Sir Erwin, at sa lahat po ng inyong taga-supaybay ng inyong programa. Salamat po, Sir. Salamat po. At kumustahin ko lamang, Major, yung investigasyon ninyo. Sa ano po patutungo? Meron na ba tayong person of interest sa pagpatay dito kay sa tatakbong konsehal sana na si Jose Alan Hoson, Sir? Yes, Sir. Actually, Sir, nandito po kami ngayon sa Special Investigation Task Group dito sa Nueva Ecija PPO ngayon. Okay. At kasalukuyan po namin pinag-uusapan po yung regarding sa case ni Jose Alan Hoson. Aha. Ito nga po ay kandidato or aspirant pagka-consul sa bayan ng San Antonio. Latest development po dun sa kaso, may mga nakuha na po kaming CCTV footages dun sa suspect. Yung nag-iisa po ito, nag-iisang gunman. Oo. At meron na din po kaming person of interest. Ayun. Is this really election-related violence, Sir? Ito ba election-related o ito ay drugs? Kasi alam niyo naman ho, marami tayong mga politiko na nasa narcolist or ito ay election lang talaga dahil nandiyan sa harap ng bahay, nagkikipagkwentuhan niya ta nung siya ay paputukan. Opo, tama po yun. Nung pong siya po ay barilin, nung Biyernes po ng hapon, may kausap po siyang kapitbahay. Aha. Para sana sabihan na sunduin yung anak sa eskwelahan. Aha. At doon nga po ay nilapitan siya ng gunman para at doon po ay pinaputukan na 7 beses ng gamit ang kalibre 9mm na pistol. At tumakas po ang suspect sa kayang Mio motorcycle na kulay orange. Alright. So, ang so, sa tina-
tinatanong po ninyo na kwan, motive sa presidente. Siya po ay nag-file ng certificate of candidacy bilang kusyal. Okay. At incumbent ba siya, major incumbent o hindi? Hindi po, dati po siyang na-elect. Na-elect. Mga nakakaraang taon. Mm-hmm. Ma, ito bang bayan mo dyan, itong iyong teritoryo na San Antonio, ito ba ay kasama sa COMELEC hotspot? Ang base po doon sa nakaraang eleksyon ng 2016, kasama po sa tinitingnan ng eleksyon na area of concern. Ano sabi po ng mga kamag-anak, Major? May mga death threat na ba itong konsehal na ito? Base po doon sa impormasyon namin sa pamilya, wala naman po silang nare-receive na anumang death threat sa kanya. Mm. Walang nababanggit nung nabubuhay pa. Pero parang iniisip ko kung ito ay konsehal, medyo mababa ho yata. Mabuti sana kung tatakbuhan ito, mga mayor, vice mayor, kung konsehal, marami ho silang konsehal. Di ho, bakit ito pa ang na-target, Sus Mario Josep? Ito ba ay sigurado bang 101% nalulusot pa kaagad ito? Kaya ganun, ay siya ay napakainit sa mata ng mga kalaban? Base po sa kanyang political track, nagsilbi po itong SK Federated President noong 1996 hanggang 2001. Okay. At na-elect po na Municipal Councilor 2001 hanggang 2003 at na-appoint po na Vice Mayor noong 2003 hanggang 2004 sapagkat siya po ay First Councilor. Okay. Noong mamaya pa po yung incumbent Vice Mayor noong time na yun. Aha. At na-elect din po siyang uli sa na Municipal Councilor from 2004 hanggang 2013 po. Oo. Tapos po dinesignate siya na Municipal Administrator from 2013 hanggang 2016. Oo. And yung huli nga po yung 2016 lumaban po siyang Vice Mayor subalit hindi po siya pinalad. Ayun, natalo. Oo. Pero kaya nga ho anyway, sige po, makikibalita na lamang ho kami. Sana nga ho, mapanagot na ho ito mga nasa likod ng pumatay dito kay Konsel. Pero alam niyo ho ba na lumalabas yata na ito siya ang kauna-unahang biktima ng tinatawag na election-related violence sa Major Kudal? Yes, sir. Base po sa siya po ay nakapag-file na ng certificate of candidacy. Oo. Tinitignan po yan yung ganung teorya dahil po nasa panahon po ng correct. Natatapos lang po ng filing. Aha. Anyway, Major Marlon Kudal, ang Chief of Police ng San Antonio, Nueva Ecija. Sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Mabuhay po, mabuhay. Ayan na nga yung bayan. Ay, mga tumatakbo dyan, lalo na sa lokal. Lalo na pag ang inyong lugar election-related, ika nga election hotspot. Ay, mag-ingat, ha? Ay, paano? Kung ikaw ay kakalabanin mo si mayor, vice mayor, gobernur, mag-ingat ka. Kung ikaw naman ay mayor pero mas malakas yung kalaban mo dahil negosyante, milyonaryo, mag-ingat ka rin. Baka ikaw ay mapatay. So, talaga namang, Diyos ko po. Konting ingat, no, sa lahat.